Nagbabalikan tayo. Bye, mga bay! Dito tayo sa ating, alam niyo, isa to sa mga segmento na gusto ko. Dahil sa ito ang segmento na nakapaghahatid sa atin ng inspirasyon. Natatandaan ninyo yung mga naging kakwentuhan natin noon na halos wala silang, hindi sila napag-aral ng kanilang mga magulang. And yet, dahil sa pagsisikap, nakapagtapos ng pag-aaral, nakatulong pa sa ibang tao. Pag-uusapan natin ngayon kasama si Miss Chris Gasco, kahalagahan ng edukasyon. Magandang-magandang umaga, Chris! Good morning po. Magandang umaga po sa mga kataong bahay natin. Oo, ay nako! Ang ganda naman itong aking kasama ngayon. Thank you po. Baka gusto nilang malaman, married na ba si Chris? Before po. Yeah, yan, oo. Okay, sige. So, pag-usapan natin itong tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Yan, yes po. Alam natin na may kasabihan na kung meron man na kayamanang maituturing, edukasyon yun. Tama, yun ang may pamamana ng ating mga magulang. Naririnig natin sa ating mga magulang, yun lang ang may pamamana ko sa aking mga anak, edukasyon. Yan din ba ang ipinapayo? O laging sinasabi sa inyo ng inyong mga magulang, yes, guys? Yes po. Ang mga magulang ko po, wala pong ginawang sabihin sa kanilang mga anak, sa amin, na wala kaming ibang mahalagang maipamamana sa inyo pagdating ng panahon, kundi ang quality ng edukasyon. Kaya po para sa amin, ganyan po kahalaga ang edukasyon. At dahil sa napakahalaga ng edukasyon sa iyo, nung ikay makatapos ng iyong pag-aaral, anong natapos mo sa kolehiyo? Business economics po. Oo, business economics. Pero ang naisip niya, para lalo pa siyang makatulong sa iba, ay tayo siya ng isang paaralan, yes, ng school. Nagtayo po ako ng isang K-12 tutorial academy kasi po nag-aaral pa ako ng college. Mm-mm. So, nag-self-supporting na po ako. Nagtuturo po ako ng part-time tutor para sa mga Korean and Japanese students na pumupunta ng Pilipinas. Mm-mm. So, from that time po, nakita ko kung gano'ng kahalaga ang edukasyon sa bawat mamamayan, sa bawat bata, para maihanda ang kanilang kinabukasan. Mm-mm. Hindi ka ba nahihirapan nung nagtuturo ka doon sa mga Koreano, doon sa mga opo. Japanese, hindi ka nahihirapan? O meron ka bang na-encounter na ganung pagkakataon na, oops, baka magkaroon kami ng language barrier, parang ganun? In my case, hindi naman po ako nahirapan kasi during that time, parang na-enjoy ko talaga yung pagtuturo. Mm-mm. Hindi naging hadlang sa akin yung language barrier kasi as long as masaya ka sa ginagawa mo at yung passion mo and advocacy mo na ma-share mo yung education sa taong tinuturuan mo, mararamdaman naman nila at yung magiging flow ay very smooth po. Pagka ganun nagtuturo ka, sa palagay mo ba, ano ba yung accomplishment na nararamdaman ni Chris kapag gano'n na nakakapagturo siya? Ay, nung po panahon na yun, kapag po mga Korean or Japanese ang estudyante ko, syempre po kapag nakapagsalita sila ng English, sobrang masaya na ako. Kasi kaya po sila nagpupunta dito para mag-aral ng English. Mm-mm. So kapag po talagang hindi nila alam, even yung pong sound ng words at saka letters, hindi nila alam. Mm-mm-mm. So para sa akin, ang goal ko, in a week, kailangan nakakapag-make a sentence na sila. So kapag ka po nakamake a sentence na sila in English, sobrang masaya na po ako kasi susunod na doon yung conversation namin. Oo. Mas mura dito, no? Kung, yes po. Oo, compare sa kanila. Oo. Kaya ang dami na nagpupunta talaga dito sa Pilipinas para lang matuto ng English. Opo, totoo po yun. Kasi po sa kanila, actually, nagturo din ako ng English sa Korea. Mm-mm. So, nalaman ko po yung differences. At saka po doon, maraming estudyante magkakasama. So, yung pagtuturo sa kanila na quality na iisa-isahin, hindi katulad ng na-experience nila dito. Kasi paglabas nila ng classroom doon, mga Korean ulit kasama nila. So, nakalimutan na nila yung napag-aralan nila. Mm-mm. Unlike dito, kasama yung teachers. Tapos paglabas, kailangan English pa rin sila kasi mga Filipinos kasama nila. Mm-mm. Talaga yung practice ng English, nagagawa po nila. At para lalo makatulong sa ating mga abay, lalo na yung sa mga nag-aaral, ano ba, bakit ito, bakit mo itinayo yung academy na yan? Oo. Napakagandang tanong po. Mm. So, yung pong nagtayo po ako ng K-12 Tutorial Academy kasi po, yung in-implement ng government natin ngayon ng DepEd na K-12,
Sa totoo po, medyo nahihirapan mag-adjust yung mga teachers, yung mga students natin. At nadadamay na nai-stress yung mga mommies natin. Kung paano tuturuan ng homework yung mga anak. So, nandito po, naisipan ko ito yung K-12 Tutorial Academy upang makatulong unang-una sa mga kabataan estudyante na hindi sila masyadong ma-stress o ma-pressure sa pag-aaral, na lalo nilang ma-embrace yung kahalagahan ng education at the same time, nag-e-enjoy silang mag-aral. Oo. Pangalawa, sa mga parents na medyo nai-stress na pag-uwi ng anak, ano ba mami yung gagawin ko sa homework, hindi nila alam. So, nandito kami kasi po yung K-12 Tutorial Academy namin, module ng K-12. Tapos po yung homework nila, kami na rin po mag-a-assist. So, free na si mami. At para po sa mga teachers sa school, alam namin natin kung gaano kalaki yung amount ng students na hinahandle nila. Meron namang mga students na nakakasunod, meron ding medyo naiiwan. So, hindi na naman natin kayang i-handle lahat yung gano'ng kalaking estudyante. Kaya po, nandito kami para doon sa mga ibang students na kailangan pa nila ng assistance after ng school para maturoan namin sila ng maayos at maibigay ang quality ng edukasyon. Ayun. Sa pagtuturo ba, ay ano ang iyong every time na ikay nagtuturo, ano ang nararamdaman ng isang Miss Chris? Ay, ako po sobrang nasisiyahan dahil alam ko po kung gaano ka-importante ang edukasyon. Lalo na po ang basic foundation na education na may inculcate mo sa isip ng mga kabataan natin ngayon. Kasi po iniiwasan ko mangyari sa mga kabataan na iisipin nila na sobrang mahirap mag-aral, na ayaw na nilang tanggapin. Parang sa kanila nagiging trabaho yung pag-aaral o stress o pressure eh. Pero sa akin, kapag sa akin sila nagpunta, nagtinuruan ko sila, parang ini-enjoy nila na, ay, ganun pala yung pag-aaral, masaya, madali, na ito pala yung the way na kailangan i-prepare yung magandang kinabukasan namin. Aha. At one last, matanong lang namin sa'yo, Miss Chris. Opo. Ano, what is education to you? Paano mo bibigyan ng kahulugan ang edukasyon? Ang edukasyon po para sa akin ay napakahalaga dahil po ang edukasyon ang magpre-prepare sa magandang kinabukasan ng bawat mamamayan, at ang edukasyon din po ang magki-create ng good leadership para sa future ng mga kabataan. Ayan. Thank you so much for Thank your you time. Thank you very much po. Thank you for Chris. Having me here. Thank you. Mga abay, marami pang kwentuhan dito sa Taong Bahay, kaya tutok lang kayo. Babalik agad ang Taong Bahay.